daily routine namin ni baby every day. Kakain siya ng Cerelac while watching TV at saka nasa walker siya kaya ang bilis niyang mainit. Yan. Parati siyang naiinit. Huwag kang mainit. Say hi, 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 hi. Oh, eat na lang Cerelac. Mami, yung Cerelac hindi naman siya yung pinaka-kinakain na talaga kasi parang merienda lang yun. Minsan pinagluluto ko siya ng lugaw na may malunggay, minsan mashed potato, mashed pumpkin, paiba-iba para hindi siya madaling magsawa. Kasi itong Cerelac madali niyang pagsawaan, dapat hindi siya araw-araw. Tsaka gutomin na si Bibi, 8 months na po siya kaya kailangan niya na talagang kumain ng solid food. Toko-toko yun eh. Chow-chow! Madali po siyang mainit. Huh? Wow, dirty ah! Hindi, sige na. Malinis yan. Binibigay ko Cerelac sa kanyang mami. Minsan, ganito siya kalabot. Minsan malapin ang ulam. Depende sa taste niya. Kung ayaw niya kainin to, minsan dinadala siya ng pangkulit. Kasi ayaw niya, niluluwa niya. Depende sa taste niya. Matakaw na po siyang kumain. Pero gusto po niya parating magpakarga. Kuya Lou. Kumakain siya ng cookies. Sinusulit niya ang bakasyon dahil malapit na ang pasukan nila. Nanonood siya ng TV. Hi ka naman dyan. Hi. Hi. Nangipimitin na niya kasi pala ang resort at beach niya. Mag-Hundred Island pa sana siya ngayon kaso nagkasakit si Papa. Namin siya pwede iwanan. Kaya naiwan na lang kami dito sa bahay. Kasama ang dalawang makulit na ito. Full time mom po ako mga moms. Ito ang pinaka rewarding dahil natututukan ng anak mo na kasama mo sila sa paglaki. Unlike nung sa panganay, nag-aaral po ako. 9 months pa lang inumanan ko na siya. So, pag nagkakasakit siya, wala akong magawa. Kundi, hintayin ang mag-weekend. Kaya eto, si Jompong na naipanganak ng bagyong Umpong. Pwedeng iwanan ni Mami dahil breastfeed po siya. Opo! Sabihin mo, baby. Opo! 30 po yan. Opo! Pwede anak ba sa wag kang maghuhulog ng pagkain? Yan. Kalat po ng bahay. Yung daily routine namin mga mommies, nakakapagod siya. As in, kasi mag-aalaga ka after mag-alaga, pag nakatulog ng alaga mo, dun ka mananamanta lang magtrabaho habang tulog ang bulilit. Kasi pag nagising na siya, wala ka nang magagawa, kundi ang kargahin siya. Diba? At diba? Sino yan? Kaya matutulog siya mga mami mga alas 11 after niya maligo. Pag
Pagkatapos na maligo, yan, matutulog na siya. Pagigising na yan, mga launa na. So, pagising niya, nakaligo na si mami, nakaligo na si kuya, tapos na lahat ng gawain ko, nahugasan ko na yung bote ni kuya. Yan. Tapos, matutulog na lang siya ulit ng 4 ng hapon hanggang 6. At gigising na naman siya ulit. At ang pinakatulo na niya, alas 10 na, diretso na hanggang umaga, dede na lang siya pag nagugutom siya. So yan, 8 months na si baby, medyo malikot na, nangangamot siya. Naiirita na naman siya. Gusto na niyang maligo ulit. Pawisin siya, mga mami. Tsaka si Bibi po, meron siyang G6PD. Gagawa ko ng vlog ko sa mga susunod na araw about sa G6PD positive na mga babies. At huwag kayo mag-alala, mami, kung may mga G6PD ang baby nyo kasi hindi naman siya sakit, kundi deficiency lang. Deficiency lang po siya. Mahilig po siyang sumakay sa mga sasakyan, sa tricycle, lalo favorite niya. Kaya i-stroll muna namin siya kasi madali siyang maboring. Tsaka may pupuntan kasi kami mga moms. Oh. Excited na siya! Mag-i-stroll si Joem at si Kuya! Hi! Gustong-gusto ni Joem mag-i-stroll lalo pag tricycle. Joem! Baka mamaya matulog ka na, ha? Pupunta po kami sa tumbod ngayon para ayusin ang mga computer ni Lo at ni Jo. Feel na feel ni Jo. Oh, ano? Ano, nag-enjoy ka? Oh. Oh, sini yan. Oops, balik ko na. Malapit na doon. Kain niyang sibuyas. Nag-aayos si daddy ng computer. Oo. Wiggly worm. Ano? Ano yung love? Bibilin mo? Hindi madadagdagan yung ngipin mo. Pag bumili siya ng ganyan, madadagdagan yung ngipin niya. Hindi kita bibilhan. Hindi. Ano yung love? Bibilin mo. Ito. Di madadagdagan yung ngipin mo. Pag bumili siya ng ganyan, madadagdagan yung ngipin niya. Hindi. Hindi. Hindi kita bibilhan. Mo. 5 na lang. Bilangin mo nga. 1. Ay, bago na lang siya. Hindi ka nag-aroon din siya. Tama na. Mami. Oh, sige.
Anong po ko naman? Ayan o. Anong po sa ngipin? Anong po. Ang dami ng ngipin mo. Bigyan mo si Joem ng ganyan para may ngipin siya. Bigyan ko ng ngipin ni Joem para may ngipin na siya. O, Joem, ngipin mo. Ganyan na itsura ni Joem. Ayan na, may ngipin na si Joem. Biglang tubo. Aba, gusto niya. Ay, hindi pwede sa'yo yan. Malunok mo. Ngipin mo yan. Pustiso mo yan, oh. Oh, yan. May take out pa na kalabasang mistisa. Hoy, magkalabasa magsawa ka din, ah. Hindi naman nagsasalita ang kalabas, darling. Kasi meron kang ibang ugali na hindi nagsasalita. Nagsalita, magkausap ka. Hindi ka man tao ka. Hindi ka kalabasa. Tama. Nasira yung ngipin ni Joem, naubos yung ngipin niya. Kumain kasi ng candy, nawala agad yung ngipin niya. Anong kinukuha mo na naman dyan, love? Kukuha na naman ako, ibang pinili ko na naman. Nang? Candy na naman. Uy, ang dami niyan. Magagalit si daddy mo. Bawasan mo. Ipa-plastic mo na lang para kuhan. Bili ka din nung wiggly worm. No? Ilan? Ilan po? Ilan po, mami? Ibili mo na lahat yan. Pa-plastic mo na lang.